This is Nairikos TV, ay isang The Mongol Vlogger. 2 weeks old. Yeah. Ito na rin, eh. Yeah, sarap. Kapit sa ating mga alaga. Okay. What's up mga kasabong at mga kadamunggol? So today's video guys ay pag-uusapan natin itong mga method, style at ang type ng mga incubator na ginagamit natin. Tara, sama-sama tayong matuto sa vlog na to. So bago tayo pumunta sa topic ngayon guys, magbibigay muna ako ng mga importanteng materialis sa paggagawa ng incubator. So number one guys, itong thermostat na ginagamit sa pag-control ng ating init sa loob ng incubator. Meron pong dalawang klase ng thermostat. Meron dyan na analog at itong digital. Next po natin itong thermometer. So ito yung pong ginagamit sa pag-monitor ng temperature sa loob ng incubator. So meron din pong dalawang klase niyan. Meron pong analog at digital. At pangatlong importanteng materyales sa incubator natin, ito ang tinatawag na hygrometer. So ito yung magiging monitor po natin ng humidity ng ating incubator. Meron din pong digital niyan at meron din pong analog. So next topic po natin guys, itong method of incubation. So bago tayo mapunta doon sa topic natin na type of incubator, so meron po tayong tinatawag na method of incubation. So dito po yung makikita yung natural incubation at ang artificial incubation. Sa natural incubation guys, ito yung karaniwan at palaging ginagamit na method ng ating mga breeders. Ito yung gumagamit tayo ng inahin or tinatawag na hen hatch sa pagpaparami ng ating mga sisiw. Ang advantage naman po guys ng natural incubation, ito nga malulusog po ang ating mga sisiw dahil natural lang po ang kanyang pagpapapisa gamit ang ating inahin. Pangalawa, ito na po yung tinatawag nating artificial incubation. So dito na po pumapasok, ito yung mga incubator na ginawa natin para mas maparami po natin ang ating mapisa at maalagaan ng mga sisiw. So ito yung mga ginagamit ng mga breeder para isang salang lang tayo sa ating mga incubator para mas maraming batch ang ating mapapalabas ng mga sisiw. So dito na po tayo ngayon guys sa type of incubator. So magbibigay po ako ng tatlong klase na incubator na basically or karaniwan na palaging ginagamit ng ating mga breeders. So ang number one po sa ating type of incubator, ito po yung manual type of incubator. Dito naman guys sa manual, ito yung tinatawag na may controller po siya ng init at meron siyang thermostat. Meron siyang mga temperature monitor, yung thermometer. Pero basically itong manual incubator guys, ito yung incubator na ikaw mismo ang mag-iikot sa iyong mga itlog. So basically 3 to 5 times a day ang pagpapaikot po ng itlog po sa loob ng incubator kapag manual type po ang ating ginagamit. So bago tayo sumunod sa ating type of incubator guys, iniinyayahin ko kayo na mag-subscribe at mag-like at mag-share ng ating mga video para mas marami pa tayong matulungan gaya ng mga tutorial na ginagawa ko. So next po sa type of incubator po natin, ito po yung tinatawag na semi-automatic incubator. So hindi po ito nagkakalayo sa manual, ang pagkakaiba lang po, meron na po siyang setter. Meron po siyang turning motor at meron din po siyang switch. So ang method po dito ay kailangan mo lang po siyang i-on para ikutin yung itlog sa loob ng incubator. So meron na po siyang switch na kailangan pindutin para hindi ka na po bukas ng bukas ng ating incubator. So mangyayari,
nandun na mismo po sa loob ang setter niya, i-on mo na lang po at kukusa po yung iikot base po sa paglagayin po ninyo ng switch. At same din po ito sa manual, meron din pong 3 to 5 times a day ang pag-iikot po ng itlog sa loob ng incubator. So sa pangtatlo at ang last nating type of incubator, ito na po yung tinatawag na automatic incubator. So ito yung madalas na talagang binibili ng mga breeder, itong automatic incubator, kasi hindi mo na kailangan pambantayan ang iyong incubator para ikutin ang itlog sa loob ng incubator. So ito po ay meron na siyang timer, nakaset po ang kanyang time sa pag-iikot ng itlog. Minsan na ang nakikita ko po sa mga ganitong automatic incubator is minsan 3 to 5 times a day din po ang kanyang pag-iikot. Less hassle na po sa ating mga breeder mga ganitong incubator, kasi lahat po dito is automatic na. So bago tayo mapunta sa ating last topic ng ating video, itong style of incubator. So bago tayo pumunta doon, ay meron pa po akong mga bibigay na mga klase ng incubator. Nandito po yung mga tinatawag na roller type at swing type incubator. Ganito po ang itsura ng roller type incubator. At ganito naman po ang itsura ng swing type incubator. So, dito na po tayo sa last topic ng ating tutorial. Ito ang style of incubator. So, marami pong style ang bawat incubator natin. Sa mga gumagawa po ng incubator, meron silang kanya-kanyang style sa paggawa ng incubator. So, number one po natin dyan, ito pong setter incubator. So, dito po sa setter incubator is nakaset po siya sa temperature at humidity sa day 1 to day 18 sa ating mga itlog. So, ang next po natin dyan, itong hatcher incubator. So, yung ibang gumagawa po ng mga incubator, kaya po hinihiwala yung setter at ang hatcher, kasi may kanya-kanya po siyang timpla ng temperature at humidity. Kaya minsan yung ibang mga sikat na breeder, is hiwala yung setter niya at yung hatcher. So, dito sa hatcher guys, ito ay nakaset po sa temperature na going to hatch na po ang ating mga itlog. So, ang base dito, ang timpla po nito is nasa day 19 to day 21. So, medyo mababa po ang temperature dito at mataas po ang humidity. So, ito na po yung last nating style ng incubator. Ito yung combination incubator. So, dito sa combination incubator guys, nandito yung magkasama po ang setter at hatcher. Ito po yung karamihan na binibili ng mga breeder na magkasama po yung setter at hatcher, kasi mas makakatipid po sila. Pero actually guys, ito ay hindi ka makakatipid dito guys, kasi once na bumili ka po na magkasamang setter at hatcher, ang ibig sabihin po nito, isang beses ka lang po sasalang sa loob ng iyong incubator. Kasi once na meron kang late dyan na mailagay na itlog, so kapag nagpa-hatch ka na po, ilalagay nyo dun sa ilalim yung mga itlog. So meron kang late dun na nailagay ng mga itlog, sila yung may apektuhan, kasi kailangan mong pataasin ang humidity ng iyong incubator. So, dito na po magtatapos ang ating tutorial. So, sana marami po kayong natutunan. So, para po sa akin, saan po kayo mas makakatipid? Gumamit po kayo ng manual incubator or natural incubation, guys. See you sa next sa aking vlog, guys. Salamat sa mga nanood dyan. Thank you so much. Love you all. This is Damunggol TV, ang pinakadamunggol nyong kaibigan. Bye-bye!